Kaugnay pa rin po ng mga pahayag ni SPO3 Arthur Lascanas, makakapanayam po natin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Aguirre. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Mm-hmm. Unang-una, reaksyon niyo po ano? Taga-subaybay dyan sa... All right. Sir, DNA7. Okay. Reaction niyo ho dito sa pagbaliktad ni SPO3 Arthur Lascanas. Meron daw na Davao Death Squad at iginiid niyang si Pangulong Duterte ang nasa likod nito. Alam niyo yung hindi ko po napakinggan yung kanyang salay yung sinabi, may nagsabi lang sa akin. Mhm. Ngunit yung sa Davao Death Squad na yan, ako ang lawyer ni President Duterte noong 2009 tungkol dyan sa sinasabi niyang yung mga hinukay ng mga nilibing daw ata. I'm not sure kung anong sinabi niya. Hindi ko nga napakinggan. Pero wala namang lumabas noong panahon yun. At actually, noong panahon yun ay ang chairman ng Human Rights Commission ay si Secretary De Lima. Wala naman siyang na-file noong kahit ano. Kayo ho ba sa DOJ, may balak ho kayong imbisigahan ito pong mga bagong ibinunyag ni SPO3 Arthur Lascanas? Pag may complaint, any complaint, handa kaming imbisigahan. Mm-hmm. Pag may complaint. Initially, ang sabi po ni SPO3 Arthur Lascanas, ang kanyang dahilan sa pagbago ng kanyang pahayag, eh dahil na-konsensya siya. Pero sa tingin niyo ho, based on kung ano ho ang mga nakarating sa inyong report, ano ho kaya ang naging dahilan sa kanyang pagbabago ng statement? I'm sorry, Connie. Talagang wala pa akong alam dyan. So, alam mo naman yan, yung mga nandyan sa kabila, napakaraming pera niyang mga yan, kaya hindi natin malalaman kung anong naging dahilan dyan. Pero masyadong too late na siya para mag... salita ng kontra kay Presidente Duterte. Uh-huh. Dapat nung paman. Kaya yung kanyang credibility will suffer. Meron na ho ba kayong pagkakataon na makapag-usap po sa Malacanang or patungkol po dito sa naging pahayag na ito? Ngayon pong araw na ito? Wala po. At actually, nandito ako sa labas ngayon. Meron akong appointment. Uh-huh. At pagkaalam ko, yan ay itahapin only about mga 2 hours ago. So, hindi naman, wala namang any crisis na... nangyayari sa Malacanang because of him eh. Mm-hmm. All right, marami pong salamat na lamang sa inyo pong ibinigay sa aming oras at makikibalita po muli kami sa inyo kapag meron na ho kayong mga nakalap na iba pang detalye ukol po dito. Oh, sige, Connie. Okay. Marami pong salamat. Yan naman po si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II.